Pucha, grabe, iba ka man. Mga kahombre ko, kung makikita nyo si Mayor Isko Moreno, grabe, ako ko, swerteng swerte din kayo mga taga Maynila sa mayor nyo. Mayor Isko Moreno is just one of a kind. Isko Moreno, mga boss. Lahat ng pinag-aralan niya, ang natutunan niya lang is paano ibenta ang Divisoria at ang buong Maynila sa mga negosyanteng Chekwa. Okay? Yo, yo, what's up? Happy people, isang mapagpalang araw, gabi po sa ating lahat po. For today's video, animal ka. Kung gaano kaitim yung balat mo, ganon din kaitim ang budhi mong animal ka. Ha? Papatunayan ko po sa inyo na hindi po ito tao. Isa po itong animal at hindi po ito taong kausap. Opo! Nako! Ganto po to ka-animal tong amaw-amaw na tutulonggi sa itong mga kois mga guys. So, intro po muna tayo. Talagang iwan ko lang sa'yo, makagago, kung gaano ka ka-amaw talaga. Mundo ng politika? Yes! 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 I am the biggest! Highest paid of them all! Okay. Imagine ninyo mga boss, ang private company po na front. Alam mo mga galawan nito mga kois, mga gayas ha. Parang si CVR lang ito eh. O diba? Parang si CVR lang talaga ito mga kois, mga gayas. Dahil noong araw ay halos na po ito lumuhod dyan sa harapan ni Yormisco Moreno. Sa kakapuri nito, sa kakaproud kay Yormisco Moreno. Yun ang galawan po niya. Galawang CVR. Galawang tambakuna. Mga kois, mga guys. So panoorin po muna natin to mga kois, mga guys. Talagang, nako po, yung mga matataas po yung dugo dyan. Paki-prepare lang po ng Lazartan. Bro, sila lang naman ay nag-donate ng 100,000 piso. Grabe. Grabe. Kilala kong kaliskis mo, oy. Front row ay kumpanya po ni Samber Sosa. Fran? Ang front row ay kumpanya daw ni Samber Sosa na kung saan umabot po ito kay Adol Rafi Tolpo in action. Ha? Umabot po ito dahil nga scam. Pagdating sa mundo ng politika, yes! 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 I am the biggest! Biggest! Highest! Highest of them all. Ang tanga talaga umami na. Biggest! Highest! Ever! Ever! Feed all along of all the two longest. Ha? Tanga talaga, tama ka, Idol Dolpo. Crazy, di ba? Isipin nyo, mga kahombre ko, kung gaano katindi ang upcoming mayor ng Maynila. Kung gaano tayo magiging kaswerte kung ang magiging mayor ng Maynila ay ganitong kab... Maswerte daw ang Manilinyo sa upcoming mayor na si Samver Sosa. Wow, ha? Maswerte ba talaga? Eh, bakit? Umabot siya sa Tolfo. Baka, opposite ng swerte yun, ha? Kamalasan sa Maynila. Paano naging cute yan? Pabigat yan. Kita nyo, for sure, ngayon na nagbagyuhan sa Bicol. Ano yan? At makikita nyo siya. Mukhang bigas yata yun, ha? Ha? Bakang bigas yata yun eh, bakit may tatak na GMA, ha? Kala ko ba, sarili niyang pira, yung mga pinamimigay niya, pinamudmud niya? O bakit may tatak na GMA? Wow! Wow, ha? Eh, alam niyo naman, ang mga businessman, mga networking, networker ay hindi talaga yan magpapatalo kahit na singkong duling. Tandaan nyo yan.
business pa man po yan. Tandaan nyo, ngising kong duling hindi yan magpapatalo. So, saan yung sariling sinabi mo na sa sariling bulsa mo kinuha yung mga pinagmudmud mo? Uy, lukuin mo lulo mo, wag po kami. Ha? Inang langaw to ah. Kainin kita ngayon. Ha? Wag kami. Alam namin galawa ng mga big time businessman. Oh, kung gumastos ka man ngayon, eh, alam naman po namin, hindi ka gumastos. Si mga sponsored lang naman yung mga pinaggagawa mo dyan sa City of Manila, yung mga pinagtutulong mo. Ibig sabihin, wala kang sariling pira na nabunot sa bulsa. Ha? Itong animal na to. Hindi dahil sa mag-e-election na, talagang matagal niya na pong ginagawa ang pagtulong sa kapwa. Uwe. Oh, ba't may batang umiyak? Be mindful sa iboboto natin. Sa bago naman tayo. Lalong-lalo na huwag tayo sa mga political dynasty. Ito po talaga, una. Talagang una sa kanyang pamilya. At syempre, ang pinakamalupit pa dito mga boss, e bago. So may papatunayan. Kilala kong kaliskis mo. Hindi tulad ng mga nakaraan na puro kurakot na lang po ang natitira. Ayan na. Sa ngayon, grabing paninira niya kay Yormis Comorino. Pero panoorin natin yan, yung mga panahong halos lumuhod na siya magkaawa para mapamalapit kay Yormis Comorino, para mapalakas, maparami ang kanyang mga subscriber o subscription. Wow, talagang animal kang mahuta ka. Nilalapitan mo, tinitira mo yung mga taong mga sikat para mas mabilis na aangat yung channel mo, subscription mo. Talagang animal ka. Ha? Eh dati tinitira mo mga celebrities, artista, sa dami mo ng kaso ngayon lumipat ka naman sa politiko. Wow! Grabe, grabing kayod sa kalabaw. Ha? Yung balat parang kalabaw. Dito talaga kay Sam Versosa tayo. Sa halala natin next year. Uy. Ang mayor ng Maynila. Ayan na. Salamat po. Mayor Isko Moreno, pucha. Yan yung sinasabi ko. Kita mo kung gaano to ka-animal. Lahat ng mga sikat doon, nilalapitan niya. Para sa kanyang sariling interest. Anong interest nito? Pagpapasikat, pagpapataas ng mga subscription. Yan na ba yung resulta ng dura ni Flo G sa'yo? Resulta na ba iyan sa'yo, bangang? Ha? Animal ka talaga. More luwa pa, Flo G. Ha? Para mas matauhan itong animal na to. Grabe, iba ka man. Mga kahombre ko, kung makikita nyo si Mayor Isko Moreno, grabe. Ako si makagagawa sa Apmel, hindi naman ako naiinggit na may mayor ang Maynila ng ganyan. Kasi yung mayor namin sa San Pablo, ganyan din. Si Mayor Amante. Ganyan din siya. Ganyan din siyang kabait sa aming mga San Pableño. Pero ito, man, ramdam na ramdam ko. Tulad ko, swerte ako sa mayor ko. Swerte ang swerte din kayo, mga taga-Maynila. Oh, klaro ha? Grabe. Mga kaumbre ko, alam niyo yun. Pugtong-pugto yung mata niya. Wala siyang tulog. Nakakaawa. Alam niyo, sabi niya sa akin, 3 linggo na akong walang uwi-uwi. Sa 3 linggo, parang 2 or 3 times niya lang nakita yung family niya. Oh, 3 times lang. Grabe, mga kaumbre ko. Isipin niyo, sa gitna ng virus na to, talagang Isipin mo kung gaano ka kabubo. Ha? Kaya pag gumawa ka ng mga programa dyan, isipin mo na wala kang bahid sa nakaraan. Walang makukuhang ebidensya sa'yo. Ha? Kagaya nito, oh. Para ka lang si Rolando Valeriano, ah. Ha? Noon, panay puri, panay sabing. At totoo naman talaga na pag walang Yormis Comorino, wala sila lahat dyan sa pwesto nila.
Oh, history pa nga daw dahil sa lahat ng mga kongresista, lahat po yung anim nanalo mula District 1 hanggang District 6. So ganun din tong animal na to. Ha. Ah. Kita siya sa amin. Ayun, ah. Yung ganun tipo ng tao, mga kaobre ko, hinding-hindi nyo yan makikita sa lahat, sa lahat na nakakasalamuhan nyo everyday. Yung grabe yung mga papuri niya kay Yormis Kumure. Palakpakan. Kasi totoo naman po yun talaga. Pero dahil sa duraan ni Floji, yan yung outcome sa'yo. Nagka-animal-animal ka na. Of your lives. Mayor Isko Moreno is just one of a kind. He is just something else, man. I love him. And you know. Hoy! Animal kang tambaluslos amaw ka. Ang sarap mong sampalin ng chinilas yung sinabi mong I love him, ha? Ang sarap mo nang gigil ako sa'yo, eh. Na kayang isampal nito. Ano yung sinabi mong lintik ka, ha? Huwag mong masabi-sabing I love you yung Yormisco namin na kasi wala kang karapatan. Di makikita yan sa pagmumukha mo kasi yung kulay mo maitim pa sa algitran. Na. Isa pa. Bukan mo pa, isa pa. Sobrang respect sa'yo, Mayor Isko. You are the man for real. Sobrang respect daw niya kay Yormis ko. Sarap lagi ito. Na. Iwan ko lang sa'yo kung makita kita sa personal. Yung kakaunting buhok na natira sa ulo mo. Naalalagasin ko talaga lahat yan. Ang sarap talaga. Pak! Iwan ko lang sa'yo talaga. Ito na ngayon siya. Ito na siya ngayon. Resulta to sa dura ni Floji sa kanya. Okay, diba? Natandaan nyo pa noon? Hypocrite ito. Nagpakunwaring liftoffers. Nagipaglaban sa isang sikat na MC sa Flip-Top. Anong nangyari? Nagkalat ang animal doon. Nagkalat. Nagpasikat lang. Isko Moreno, mga boss. Makikita natin na napakautak ang paupo ng tao na ito. Pansinin nyo, Yormis ko. Ngayon ko lang napansin, Crocs pala tong ano ko. Crocs pala tong sandal ko. Naalala ko yung dalawang Crocs na tinutukoy ni Yormis ko Moreno. Yung isa, yung ugali. Kagaya nito, yung isang Crocs. Kagaya nito na halos nasubuan si Yormis Kumurino sa papuri niya noon. Ayan, Crocs pala to Yormis Kumurino. Natatawa. Kung hindi ko to nakuha para isampal kay Makagago, hindi ko nabasa na Crocs pala ito. May size 8 at 9 pa yan. Original po ito, mga kaibigan. Para to pang sampal sa mga Crocs. Sa mga animal dyan sa Pilipinas na... Ayan, kung grabe makapanira, yung kulay naman nila, yung pamumukha, ngit-ngit pa sa, may itim pa sa alkitran. Yung budhi niyan, mas maitim pa talaga. Ha? Sige, magsalita ka. Boss, ha? Ang dami niya daw natapos postgraduate studies. Arellano University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, UP, Oxford. baka magkahiyaan tayo, ha? Kung may pakita ako sa yung frog, ha? Tangin na. Tatamaan ka talaga sa chinilas ko talaga. Sige. University, Harvard University. Tama. Ayan po yung pinapalabas niya. Kaya pala, and sa lahat ng pinag-aralan niya, ang natutunan niya lang is paano ibenta ang Divisoria at ang buong Maynila sa mga negosyante. Ano ka ba? Mukhang huli ka na yata sa Maynila. Di ba bumisita ka sa City of Maynila? Nasalamuha mo si Yormis Kumurino, di ba? Para kang ngayon lang. Tao nga pala kasi natanga nga pala ito ang animal na ito eh. Di ba? Ganun nga. Walang gamot. Na.
makakagamot sa mga ganyang mga pagkatao, mga kois, mga gayas. Wala talaga. Basta tumama itong chinilas ko, iwan ko lang sa'yo, makagago. Ting chekwa, okay? Pagkatapos po nun, yun na. Wala na siyang ibang, wala na po siyang ibang inaral kundi yun lang. Sige. Totoo bang nag-aral si Isko Moreno sa Harvard University sa Amerika at sa University of Oxford sa England? Ayan. Ayan na yung resibo hinahanap mong animal ka, ha? Manood ka. Manood ka. England? Si Isko ay isa sa mga simbolo ng pag-asa ng mahihirap na Pilipino. Sinong mag-aakala na ang nooy na mumulot ng basura ngayon ay tumatakbo na bilang presidente ng Pilipinas? Ang kanyang ama na si Joaquin ay nagmula sa probinsya ng Antique sa Visayas at nagtrabaho sa Maynila bilang kargador sa pier. Ang kanyang ina naman na si Chayong ay nagmula sa probinsya ng Samar sa Visayas at isang labandera. Naging squatter ang kanyang mga magulang sa Tondo, Manila. Kaya doon na rin ipinanganak si Isko at natutong makipagsapalaran. Ngayong tumatakbo na siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ay hindi maiwasang mapag-usapan kung ano ba ang pinag-aralan ng dating squatter at basurero na ito. Sapat ba ang kanyang talino at pinag-aralan upang mapatakbo ang buong bansa? Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang edukasyong natapos ni Isko Moreno Dumagoso. Si Isko ay nagtapos. Ayan ha. Mga kursong natapos ni Isko Moreno Dumagoso. Mga kursong natapos sa take note. Natapos. Ang elementarya sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Manila. Habang nag-aaral doon, ay natuto na siyang magtulak ng kariton upang mangolekta ng mga bote, dyaryo at iba pang kalakal upang ibenta sa junk shop. Tuwing gabi naman ay nangungolekta ito ng pagpag o tirang pagkain sa basurahan ng mga restaurant upang lutuing muli at ulamin. Nag-aral naman siya ng high school sa Tondo High School. Sa mga panahong iyon ay pagiging pedicab driver naman ang isa sa mga naging racket niya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na kaagad siya nakapag-aral ng kolehiyo hanggang sa pinalad na makapasok sa showbiz sa edad na 19 noong 1993. Taong 1998 naman ay iniwan niya ang showbiz upang tumakbo bilang konsehal ng Maynila dahil sa paniniwala niya na itinadhana siya sa public service. Samot-saring trash talk ang natanggap niya ng mga panahong iyon dahil artista lang daw siya at high school lang ang natapos. Ngunit nanalo pa rin sa eleksyon. Kaya para mahasa ang kanyang kaalaman sa paninilbihan sa bayan ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya ng kolehiyo sa International Academy of Management and Economics at nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nag-aral din siya ng kursong Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pumasok din siya sa University of the Philippines, UP, upang mag-aral ng kursong para sa opisyal ng gobyerno na Local Legislation and Local Finance. Kursong Bachelor of Laws naman ang inaral niya sa Arellano University. Pumunta rin siya ng Amerika upang mag-aral ng Strategic Leadership Program sa prestigyosong Harvard University. Naging parte rin siya ng International Visitor Leadership Program ng US State Department sa Washington, D.C. Nagtungo naman siya sa England para mag-aral ng Executive Education Program sa University of Oxford. Binigyan din siya ng Honorary Doctorate Degree sa Community Development ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Honorary Doctor of Laws Degree naman mula sa San Beda University. So ngayon, atin tong intindihin, mga boss, ha? Para So ngayon, ano na? Animal ka. Anong pinagsasabi mo kung walang pinag-aralan si Yormesco Moreno? Baka ikaw. Ha? Baka ikaw. Well, mahirap na ba kumita ng pira doon sa battles of YouTuber mo? Kaya nangahire ka na ng mga politikong magbabayad sa'yo? Wow, ha? Yung talagang tao na kung saan ikaw
Bago pa lang grabe na maninira diyan sa City of Manila. Yung amo mo? Sabi mo bayad ka, di ba? O di ba? Ang ibig sabihin pag binayaran ka, so ang iko-content mo is yung taong nagbabayad sa iyo. E paano yan umamin kang amaw kang animal ka? Oh, napalagay tuloy sa alanganin ngayon yung abo sa amo manager mo, ha? Naparyas kayo ng utak, ha? Ah, utak mga business minded tong mga Maintindihan nyo ang storya nitong si Boy Benta aka Is Corrupt. So the International Academy of Management and Economics in Makati is no longer operational in 2012. Sorry, no longer operational in 2012, the Commission on Higher Education, CHED, ordered the closure of So tingin mo may maniniwala pa ba sa'yo? Sa tingin mo lang, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung balat mo. Maitim pa sa budhi mo. Diba? Sige. Oh, diba wala? Walang maniniwala sa'yo? IAME's programs due to gross and serious violations and continuous defiance and non-compliance by the institution of CHED policies, standards, and guidelines. So, napasara po mga boss, no? Itong school na to. So, Francisco Isko Moreno Domagoso pursued studies in public administration at the pamantasan ng lungsod ng Maynila, 'di ba? Kita natin diyan, no? Public administration, 'di ba? However, there is no publicly available information confirming that he completed a degree program at PLM in April 20. Tanga ka ba? Sa ibang bansa nga nag-aaral, 'di ba? Oh, eh sino pang paniniwala sa'yo? 14, PLM awarded him an honorary Doctor of Humanities in community development in recognition of his contribution to the community. So, mga boss, lahat naman eh, kaya naman yan. So, nag-contribute na lang siya para siya ay mapansin. At makabawi man lang. Napakarami po niyang false claims at yung credentials ni Idol Is Corrupt, ni Boy Benta ay sobrang bagsak. Hindi siya marunong mag-handle ng pera. Hindi natapos sa mga political course. Kaya isa lang po ang nagawa niya. Nagbenta siya ng mga assets ng Maynila kaya nabaon sa utang. Nagbenta dahil hindi na kumikita ang pamalang Maynila. Lugi na. Sana punta! Pabahay, para lang ospital, kalinik, kalinisan, Manila Zoo. Ha? Yan kasi. Sumabak sa hindi naman alam kung anong klaseng events, ayun, naduraan ka ni Flo G. Yan ang result outcome sa mga dura ni Flo G sa'yo. Nung nabaon po sa utang, iniwan niya kay Hani Lacuña at dumiretso siya sa pagiging presidential candidate. Mayor Isko Moreno Domagoso, maraming salamat po sa inyo. And ito ka ba yung isa, oh? Boss, umasa ka. Bibiguin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sinungaling. Dapat, boss, umasa ka. Bibiguin ko po kayo. Ladies and gentlemen, duwag mo sa'yo. Investors. Yung mga investors na yon, ayon ang pinabili. Doon niya binenta ang Maynila. Now you guys understand ang storya ni Is Corrupt. Istorya mo yan. Boy Benta. Istorya mo yan. Mayor Isko Moreno is just one of a kind. Oh. He is just something else. Wow. I love him. And you know, sobrang karinig respect naman kung I love his kotang ina mo ka. You are that man for him. Ina mo ka, ha? Ano pa? Isa akong bayaran pagdating sa... Ang ina mo talaga ka. Binanggit mo na yung I love him, ha? Binanggit mo naman. Ang palang sa itong... Pag huwag ka lang talaga magpakita sa akin dahil kakalbuhin ko talaga yung ulo mo. Sa mundo ng politika? Yes! 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 I am the biggest! Biggest! Highest! Biggest! Imagine ninyo mga boss, ang private company ko na front row
sila lang naman ay nag-donate ng 100,000 piso. Oh. Grabe. Front row ay kumpanya po ni Sam. Sila lang naman nag-donate ng mga 100,000 piso. Eh, gusto mo pag-usapan namin yung mga dinonate ni Yormis Cumorino sa panahong siyang mayor sa City of Manila. Eh, yung mga kinita niya sa kanyang mga pinopromote na mga produkto, TF niya, talent fee. Ganun, mas marami pa po sa 100 million. Oo. Doon niya pinagdodonate sa mga natamaan ng dilubyo. Persosa. Crazy, di ba? Ano pa? Crazy! Isa akong bayaran pagdating sa mo, crazy ng aking dalawa. Yes! Yes! I am the biggest! Highest paid of them. Buti na lang talaga tumigil ka dahil Crocs pa naman to. Yung Crocs. Dalawang Crocs. Nakita nyo? Dalawang Crocs. Pag tumama to sa inyo itong Crocs na to, putik, iwan ko lang talaga sa inyo kung hindi magiging alkitran yung kinalalabasan nyo. Ha? So, ganun po itong mga tulungis at amaw na itong mga kois, mga gaya sa politika? Yes! 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 I am the biggest! Biggest! Pero, ang natutunan niya... Yan yung mga galawan nilang mga desperado, mga kois, mga guys. Kumukuha ng mga... iwan ko lang. Walang mga credibility na mga vloggers. Ha? Sikat sa paninira. Eh, paano kayong mananalo niyan? Isipin nyo nga. Yung ugali nitong pagkaamat ang baluslos, kagaya nung dalawang Crocs na tinutukoy ni Yormis Cumorino, na panay puri noong araw. Tapos ngayon, grabe maninira kay Yormis Cumorino. Yan po silang mga amaw na yan. Kasarap talaga sinilasin tong sandalin tong mga to, mga boys, mga guys. Buti na lang talaga nakainom ako ng Lasartan. Iwas high blood. Sabi to, mga kois, mga kaya, so sino bang maniniwala sa mga tulungis na ito? Di ba wala? Niluloko lang lang sarili nila, tapos mas lalong pinababa ang ng tingin ng mga manilinyo sa kanilang sinusuportahan. Ha? Mas lalong nagagalit sa inyong mga amot ang baluslos kayo. Okay? Pag-i-commento ninyong mga opinion at reaksyon sa video ng ito, mga kois, mga gayas. At dahil lumabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. Super how I'm Gan Manila! God first, God bless all, peace. Bye-bye! Pagpalaan kayo ng bongoy kapal.